Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang pulmonya, isang impeksyon sa baga. Ang pulmonya ay isang matinding impeksyon sa baga dulot ng bakterya, virus o fungus. Mas malaki ang panganib kung ang pasyente ay edad 65 pataas at may matagalang karamdaman o mahina ang immune system. Ang iba pang risk factor sa pagkakaroon ng pulmonya ay ang paninigarilyo, may emphysema o isang sakit sa baga at exposure sa pulusyon ng hangin. Ngayon, paano nakukuha ang pulmonya? Kadalasan ay nag-uumpisa ang pulmonya bilang isang trangkaso o ubo. At kung mahina ang ating katawan, pwedeng lumipat ang impeksyon sa ating baga at maging pulmonya. Ang sintomas ng pulmonya ay ang lagnat, ubo, hirap sa paghinga at panghihina ng katawan. Ngunit hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng ganitong sintomas. Dahil dito, mas mabuti na magpa-chest x-ray ang pasyente. Ang chest x-ray ang tiyakang magsasabi kung ikaw ay may pulmonya o wala. Ipinasusuri din ng doktor ang plema o ang sputum test para matukoy ang mikrobyo ng pulmonya. Makikita sa blood test o ang CBC test ang epekto ng impeksyon sa katawan. Ngayon, ano ang komplikasyon nito? May dalawang klase ng pulmonya. Ang isa ay nakukuha sa komunidad o ang tinatawag na community acquired pneumonia. Ang isa naman ay galing sa ospital o ang tinatawag na hospital acquired pneumonia. Mas seryoso ang mikrobyo na galing sa ospital. Ang komplikasyon ng pulmonya ay mas nakikita sa mga may edad, naninigarilyo at may dating sakit sa baga. Posibleng lumipat ang mikrobyo mula sa baga at kumalat ito sa dugo. Sepsis ang tawag dito. Pwede ding magkaroon ng nana o abscess o tubig sa baga. Ngayon, narito ang gamutan sa pulmonya. Una ay ang pag-inom ng antibiotics. Kapag hindi malala ang pulmonya, pwede pa itong makuha sa pag-inom ng antibiotics tulad ng Coamoxiclav 375 mg tablets. Ngunit kung may edad na ang pasyente o matindi ang impeksyon na tumama, kailangang ipasok sa ospital ang pasyente para mabigyan ng antibiotics sa swero. Ikalawa, pag-inom ng gamot sa ubo at lagnat tulad ng carbocystin capsule at paracetamol tablets. Ikatlo, magpahinga at huwag muna pumasok sa trabaho. Ikaapat, uminom ng 8-10 basong tubig para lumabnaw ang plema at bumaba ang lagnat. Ikalima, magpatingin at sundin ang lahat ng payo ng doktor. Ngayon, paano makaiiwas sa pulmonya? Una, magpabakuna laban sa pulmonya at trangkaso. Ang pneumonia vaccine ay binibigay bawat 5 taon at ang flu vaccine ay binibigay kada taon. Ang mga taong edad 60 pataas ang kadalasang binibigyan nito. At ikalawa, huwag manghawa ng iba. Maghugas ng kamay palagi. Idura ang plema sa tissue o lababo at hugasan ito. Huwag gaano makipag-usap sa ibang tao at syempre itigil na ang paninigarilyo. Dito na po nagtatapos ang video, kaya naman sana'y nakatulong ako. Kaya bago matapos ang videong ito, shout out kina! Yun lamang po para sa videong ito at sana'y nakatulong ako. Huwag po nating kalimutang mag-like, share, comment, subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong uploads. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.